At my message is about pinakamainam na pagpapala. Optimum blessing. So, kung napanood nyo po yung ating message last Friday, in-upload ko ito sa ating page, sa ating PCCB account. So, mas lalo po nyong masusundan yung mensahe. Pamagat po ng mensahe ko noon ay sowing and reaping. So, binigay po natin ang biblical principles at pinag-aralan natin, bagamat marami pong mga katanungan, ang iba po ay nababahala, ang iba ay naguguluhan tungkol sa sowing and reaping dahil nga po sa mga kumakalat na ibang katuruan ng mga nakaraang mga panahon. At hanggang ngayon may mga gumagawa pa na minsan ginagamit ito ng iba para lang sa fundraising, no? Ang iba naman po ay para i-manipulate ang mga tao. Nagkaroon nga po nung tawagin nila yung mga tanim-tanim. But sa kabila noon na hindi nangangahulugan na hindi natin dapat pag-aralan o hindi natin dapat talakayin ang sowing and reaping. Dahil ito po ay maliwanag na itinuturo ng banal na kasulatan at binanggit sa banal na kasulatan. Kaya dapat lang po nating pag-aralan ito ng isang balanse at isang makadiyos o isang biblical na pananaw. At napatunayan natin na it is biblical, no? At hindi lamang ito tumutukoy sa pagtatanim ng halaman. Bagamat unang-una, kung ano po ang sinabi ng Bible, eh yun ang katotohanan, no? Binanggit ng Bible na kung ano ang iyong tinanim, yun ang iyong anihin. At tumutukoy dito sa relasyon ng tao. Kung ikay nagtanim ng pangit na bagay, aani ka rin ng pangit na bagay. No? Kung ikay nag-expect na magtanim ka ng aani ka ng mangga, eh dapat ang tanim mo ay mangga. Pero kung i-expect mo ay ang anihin mo ay abukado, dapat itanim mo ay abukado, ang binhi ng abukado. So sa pagtatanim, importante yung binhi. Are you with me? No? Importante yung binhi. Kasi kung wala kang binhi, wala kang itatanim. Kaya merong tinatawag na seed. At every time na ikay nagtatanim, nag-expect ka. No? Pero wala nagtatanim na pag nagtanim ka, aani ka kaagad. Dapat maghihintay ka ng panahon. Tama po ba? Naghihintay ka siyempre ng panahon. At tandaan po natin sa pagtatanim, isang importanteng bagay. Kasama mo ang Diyos. Diba sabi ng Bible? Ano pong tinuturo sa atin ng salita ng Diyos? Ang Diyos ay nagpapaulan sa mabuti at masama. Nagpapasikat ng araw sa mabuti at masama. So sabi rin po sa aklat ng sa Bible, ano? Si Apollos ang nagtanim, ang nagdilig ay si ganito, pero ang Diyos ang nagpapalago. So ibig sabihin, ang Diyos ay kasama sa proseso na kahit paanong bad season ang dumating sa buhay, no? Ang Diyos pa rin ay mayroong kaparaanan paano pa rin i-provide ang pangailangan, lalo pa nga ang kanyang mga anak. Sabi nga ng Bible, yung mga maya sa parang hindi marunong magtanim, di rin marunong mag-ani, ay kumakain. No? Ganun pa kaya na kayong anak ng Diyos. Kaya importante, kung hindi tayo magtatanim, hindi tayo wala tayong production. Kung walang magsasaka, abay, hindi pwede. Kaya nga, even sa literal na o sa physical na kalagayan, isa dapat sa pinagtutuunan ng gobyerno, ng mga tao, ay ang pagtatanim. Importante yan. No? At bagamat dumaan tayo ng mahabang pandemya, ay malaking bagay o malaking advantages ng mga taong mayroong mga tinanim. Di ba? May mga tinanim sa likuran, sa halaman, o may mga sakahan. Dahil sa kabila nagkakahirap sa mga gulay, sa pagkain, ay yung may mga tinanim, medyo advantage nila yon. May maaani sila. Naalala ko yung isang church dito sa may mataas na lupa, yung Door of Faith, kaibigan ko po yung halang pastor, at naikwento niya, nung panahon ng kasagsagan ng pandemya, ang ginawa nila, una, pangalawang buwan pala, nagtanim sila ng mga gulay. Kasi nga, bagamat sila isang compound, nakapagtitipon sila, bawal namang basta lumabas. Kaya ang ginawa nila, yung mga ani, meron din doong isang magsasaka na maraming time na gulay. Ang ginawa nung may-ari, dahil sa hindi rin nila maibenta basta-basta, dahil nga po sa hirap ng kalagayan, yun ang naging nag-support sa kanila sa mahabang panahon. Ipinamimigay nung may-ari yung mga gulay, mga talong, mga kung ano ng mga gulay na tinanim. So, kung ikaw ay talaga magtatanim, meron kang aanihin. At sa pagtatanim, tandaan mo, mas marami ang iyong aanihin kaysa binhi mong itinanim. Di ba? Wala nang tanim na lang isa na isa nilang. Pag nagtanim ka ng isang buto ng mangga, lumago, namunga, mas marami ang bunga. Laging pag nagtanim ka, mas marami ang aanihin. That's the principle. Yun lang po ang principle.
Ngayon, ito'y tumutukoy din naman sa relasyon ng tao. Pag nagtanim ka ng galit, hindi ka rin ng galit. Pag nagtanim ka ng walang galang, hindi ka rin narespetuhin ng tao. Nagtanim ka ng kasalanan, aani ka ng kapahamakan. At pag nagtanim ka naman ng pagsunod sa Panginoon, nagtanim ka ng sabi nga ng Bible, kapag nagtanim ka ng kasalanan, aani ka ng kapahamakan. Pero ang mga bagay tungkol sa spiritual naman, aani ka ng buhay. Amen. Are you with me? So, dun po sa nasa Zoom natin o nakasunod sa atin sa FB, you must listen to this teaching. Ito po'y napakahalaga na maunawaan natin. Yes, mahalaga. Maunawaan po natin. So, hindi ibig sabihin po na dapat nating baliwalain ang tungkol po sa katotohanan na mula sa itinuturo ng banal na kasulatan. Tandaan po natin, yung sa Bible may tinukoy na aani ka ng tigtatatlumpo, tigaan na po at merong isang daan. Okay? Bilang mga Kristiyano, ang atin pong pananampalataya ay nakabatay sa banal na kasulatan. At kung tayo po ay tunay na naniniwala na ang Biblia ay hindi nagkamali at pwedeng magkamali, infallible. Okay? Sabihin po natin, infallible. Inerrant. Ibig sabihin, hindi pwedeng magkamali. No? Yes, marami naman po mga reference book, magandang basahin. Pero the Bible, it is the only book na nalimbag na kung saan ang Diyos mismo ang mayakda. Na sinulat ng napakaraming tao mula sa anumang kalagayan sa lipunan. At ito ang mga sumulat ay pinatubayan ng banal na Espiritu. Kaya hindi nakakamali ang salita ng Diyos. Are you listening? Hello. Ngitian mo naman na yung katabi. Ano? Ang hirap naman umiti, di rin naman kita eh. Pero kahit pa, ngitian mo pa rin. Kita naman ni Lord ang ating puso. Huwag po kayo mag-alala. Tayo po ay mayroon disinfectant sa loob. Tuloy-tuloy po ito, hindi nyo lang namamalayan. Hanggang dito po abot yan. So, mas safe po tayo. No? Tayo dito sa loob. Kung meron man dito mayroong virus, kahit pa paano, hindi po yan makapananaig dahil meron po tayo dito disinfectant. At ang maganda po dito sa ating ginagamit, pwede nyong masinghot, pwede nyong makain. Katulad din po ng aking, kahit po sa bibig, ni-spray ko ito, pwede. So, safe po ito, safe. Pero effective po ito. Napatunayan na ito ay effective. Okay. Kaya nga po, tungkulin natin na makuha po natin ang tamang pananaw sa pagtatanim at pag-aani. Ito may tungkol sa pera, upang hindi po tayo magkasala sa tinatawag na yung pagbabaliwala sa itinuturo ng salita ng Diyos. Kasi kung anong tinuturo ng salita ng Diyos, dapat nating panghawakan. Hindi dahil sa marami ang umaabuso. Kasi minsan po, may pag-abuso sa mga katuruan. No? Inaabuso minsan yung isang teaching para i-manipula ang tao. Para lukuhin ang tao. O para bang ikaw ima-scam. Parang ganun. I-manipulate. At minsan, nagiging paraan ito para lang maka-raise ng fund. Which is, hindi naman po ito ang purpose ng Diyos. Kung bakit niya itinuro ang sowing and reaping. So, importante po, panghawakan natin ang pangako ng salita ng Diyos. At dapat natin itong talakayin at ituro. No? Kahit po ito inaabuso ng iba, hindi dahilan yun para hindi natin ito pag-aralan. Are you with me? Hello? So, ano po ba yung mga karaniwang mga pagsulungat po sa katuruan na ito? May mga labis po na kumukontra doon sa tinatawag na hundredfold teaching o yung mga 100 beses o 100 ulit. Binanggit mamaya, mababasa natin sa Bible. So, ito po yung tinatawag na mga 100 beses na pagpapala. So, doon ko ito po na mailatag sa atin ngayon, ano ba yung hundredfold blessing? Are you excited? Excited po ba kayo na maintindihan nyo yung hundredfold blessing? Meron ba talagang hundredfold blessing? Yan ang mga tanong. Meron ba talaga? Meron ba talagang maisandaang beses uulit ang pagpapala? At kung meron ito, bakit hindi ko ito nararanasan? O bakit ilan lang ang nakararanas? Samantalang ito'y pinangako ng Diyos, kung ating pag-aaralang mabuti, kung ito'y pangako ng Diyos, ba ito'y pangako para dapat sa lahat? Hello? Kung ito'y pangako ng Panginoon ng hundredfold blessing, pangako dapat ito para sa lahat kung ito'y pinangako ng Panginoon. Okay, let's move on.
Sabi po ng iba, mali na ituro na ang isang tao na kapag nagbigay ng piso ay aani ka ng 100 piso. Kasi 100-fold eh. Ano? Isang beses ulit. Pag nagtanim mo ng piso, kaya pala pag ako'y nagbigay ngayon ng 1,000, 100,000 nga aking aani. Pag ako'y nagbigay ng 100 piso, abay, 1,000 nga. Aba, ano, times 100 eh. Di 10,000. Tama pa ba? Tama ba? 100 times 100 equals 10,000. Ay, aani ako ng 10,000 pesos. Pero hindi po ganon. No? Hindi po ganon ang ibig sabihin ng 100-fold blessing. No? Parang nilimitahan mo naman ng Diyos. Ito man na hanggang 100 ang kayang i-times. No? Eh, pag ikaw ba'y naghasik, 100-fold, di ba sabi 100-fold blessing? 100 lang bang maaani mo? Diba? Pag nagtanim ka ba ng 1 mangga, 100 mangga lang bang maaani mo? Hello? Are you with me? Diba? Hindi naman 100 ha. Baka 100, mahigit pag 100 eh. Eh, yung susunod pa. Okay, mas maintindihan natin mamaya. Ngayon, sangayon po ako na hindi tama yung ituro na pag nagtanim ka ng 1, aani ka ng 100. Hindi naman talaga gano'n ang ibig sabihin ng 100-fold blessing. Okay. Ngunit, particular na binanggit ko, ang maisandaang ulit o 100-fold na beses, o 100-fold, or maisandaang ulit, maisandaang beses, doon sa Mark chapter 10, verse 29 to 30. Let us look the Bible. Let us look the scripture. Tingnan natin ang banal na kasulatan. Ano nga ba ang itinuturo ng banal na kasulatan? Sumagot si Jesus, Tinitiyak ko sa inyo, walang taong nag-iiwan ng bahay. Listen ha, mga kapatid, you can open your Bible, Mark chapter 10, 29 to 30. Ulitin natin. Sumagot si Jesus, tinitiyak ko sa inyo, walang taong nag-iiwan ng bahay, mga kapatid, ina, ama, mga anak, o mga lupain dahil sa akin at dahil sa magandang balita. Remember ha, dahil kay Kristo at dahil sa good news o sa gospel na hindi tatanggap sa panahong ito ng maisandaang ulit yung binanggit. Maisandaang ulit na mga bahay, mga kapatid, mga ina at mga anak at mga bukid at may kalakip na pag-uusig sa panahong darating ay tatanggap siya ng buhay na walang hanggan. Pansinin natin yung sinabi, yung binanggit ni Jesus na ikaw ay tatanggap ng maisandaang beses o maisandaang ulit. Okay? Let's look. Pansinin natin yon. No? Talagang tahasang sinabi ni Jesus, maisandaang kang beses na tatanggap. There, sit dito pa sa unahan. Meron pa pong dumating. Habang tayo ay nabubuhay, sabi doon, ikaw ay tatanggap habang tayo ay nabubuhay. Ang konteksto ng talatang ito ay ang kanyang pakikipag-usap sa isang batang mayaman. Okay, nababasa natin doon sa Mark 10, 70 to 22. Remember yung binatang mayaman na lumapit sa Panginoon? Okay, anong tinanong nila sa Panginoon? Panginoon, papaano ba? Mababasa natin sa Mark 10, 17 to 22. Ang tanong po ng binata sa kanya, nung binatang may-ari, mayaman, he's a young ruler, no? Makisig, no? Mayaman, parang mga taga BTS ang tindig. At sabi niya sa Panginoon, Panginoon, paano po ba ako papasok sa harian ng Diyos? At sumagot ang Panginoon, ipagbili mo ang lahat ng iyong sumunod ka ba sa kalooban ng Panginoon? Susunod ba ang utos ng Diyos? Abay, opo. Lahat ng utos ng Diyos, huwag kang papatayo, kamahangalo niya, galang mo yung mga magulang. Ano ba't lahat ng binanggit niya ang mga utos ng Panginoon? Kaya sabi niya nung bandang uli, ay kung gayon, ipagbili mo ang lahat mong ari-arian at sumunod ka sa akin. Malapit ka ng pagharian ng Diyos, pero pag sumunod ka, ay yan ang kailangan mong gawin. Nalungkot ang lalaki at siya ay umalis. Diba? Dito, pinanindigan niya ang isang karaniwang pag-iisip ng mga Hudyo.
doon sa salitang mga 100 beses. Pinanindigan niya yung isang mindset. Okay. Ano bang isipin ng mindset? Kaisipan. Meron kasing kaisipan ng mga Jew. Okay. Meron silang kasabihan sa kanilang kultura, sa kanilang inamulatan. Ginagamit niya yung word na hundredfold. Sabihin po natin, hundredfold. O sa Tagalog, maisandaang ulit. Tama ba? Maisandaang beses. Okay. Are you following? So, ang pagkakaroon po ng kayamanan ng isang tao ay hindi nangangahulugan na ikaw nga ay pinagpapala ng Diyos, bagamat ang pagpapala ay kalooban ng Diyos. Pero hindi nangangahulugan, pag mayaman ng isang tao, ay siguradong pinagpapala siya ng Diyos. O ibig sabihin, ang isang tao ay mayaman, ay tama ang relasyon niya sa Diyos. May maraming mayaman, maraming drug lord. Ngayon, usok nasa Senado yung isabong. Hindi lamang po yung issue ng isabong per se, kundi meron pang mga nawawala. Pero hindi na ang ulugan, kapag ikay maraming pera, eh, ibig sabihin, ikaw ay pinagpapala ng Diyos o may relasyon ka sa Diyos. No? Ang tagumpay ay maaari pong manggaling sa alinman dalawang pinagmumulan. Ang isa, galing sa Diyos, siyempre, at ang isa saan galing? Sa sanglibutan kay Satanas na siyang diablo. Okay. So dalawa lamang ang pinanggagalingan. Galing sa Diyos, galing sa sanglibutan kay Satanas. Are you following? Tingnan po natin itong awit, chapter 73, verse 12, sa wikang Ingles. Behold, these are the ungodly, who prosper in the world, they increase in riches. Ganito ang buhay ng masama, umuunlad na sa mundo, nagdaragdag pa ng kayamanan. Ang isang taong masama, kahit mayaman na, gusto pa niyang yumaman pa rin. So ibig sabihin, may mga taong masama na sobrang yaman. Are you following? So hindi na nga hulugan, mayaman ka, may relasyon ka sa Diyos. Hindi na nga hulugan, mayaman ka, siguradong kalooban ng Diyos ang iyong buhay. Hindi lahat ng mayaman. Ibig sabihin, pinagpapala ng Diyos. Are you listening? Let us look on Matthew. Sa Matthew, chapter 4, verse 8 to 9. Tingnan po natin si Satanas. Siya po ang Diyos ang salibutang ito. Siya ay nag-alok kay Jesus ng lahat ng kayamanan sa buong mundo. Kaluwalhatian ng mundong ito. At meron lang siyang kondisyon. Kailangan lang sumambat yung buko si Jesus kay Satanas. Basahin natin. Pagkatapos, dinala siya ng Diablo sa isang napakataas na bundok at ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian sa mundo at ang kayamanan at kadakilaan ng mga ito. At sinabi ng Diablo kay Jesus, ang lahat ng iyan ibibigay ko sa iyo kung luluhod ka at sasamba sa akin. Imagine ha, ang magbibigay ang Diablo, kailangan lamang sumunod ka sa kanya at sumamba. At ang kinakausap niya mismo ay ang Panginoong Jesus. Ay kung ang Panginoong Jesus nga kaya kausapin ng Diablo, tayo pa kaya ang hindi kayang alokin ng kaaway? Ang kaibahan lamang ni Jesus, hindi siya kayang dayain. Ang tao kasi pwedeng madaya kasi hindi naman tayo perpekto. Bagamat ang isang manlampalataya meron kang Espiritu ng Diyos, kailangan mo ng isang disiplina. Kailangan mo ng isang matatag at matibay na pananalig at pananampalataya para huwag kang madaya ng kaaway. Kailangan mo ng wisdom mula sa Panginoon. Kasi ang Diablo, magaling naman nalita. No, hindi ko sinasabing lahat ng politiko ha, sa panahon ngayon. Eh lahat naman ng politiko, magagaling manalita eh. Sabi nga kagabi sa akin, isa-sela, kailangan pala ikaw, pag pumasok ka sa politika, magaling ka manalumpate, magaling ka magsalita, tutunan yun. Kasi kahit pa ikig gano'ng kahusay na politiko, maganda man ang layon mo, kung hindi ka marunong magsalita, mahirap ang kumuha ng boto. Kasi may talong patian eh. No, kailangan, kailangan masabihin mong basta ka lang magsasalita. Kailangan magaling ka. No? At kahit pa masama ang layunin mo, kailangan magaling ka. Magpait at magaling ka sa harap ng tao. Di ba? So, ganun din. Ang devil, no? Ang kaibahan lamang, hindi niya pwedeng madaya si Jesus. Bakit? Si Jesus kasi Diyos. Ang tao pwedeng madaya. Kaya, ang huwag niyong gagawin, maipag-usap sa Diablo. Don't talk to the devil. No? It's only God who can talk to the devil na hindi nagkakasala.
tayo may tendency tayo na magkamali kapag lagi mo, kapag kinaibigan mo ang Diablo. Sabi ng Diablo, ano mang ginawa? Manhikmanaog. Talaga nakakaharap niya ang Diyos. Nababargin niya. Kaya, katulad kay Hope, kaya lang naman sumusunod niya sa'yo, sabi ng devil. So, don't talk to the devil. Kaya ang pagiging mayaman o tanyag o sikat ay hindi nangangulugang katumbas na ikaw ay pinapabura ng Diyos. No. Hindi lahat ng katanyagan, kasikatan, hindi lahat ng dahil ikay winner sa isang laban ng nilabanan mo dito, sabihin, you got the favor from God. No, that's not, hindi kailanman ito pwedeng mangyari. Na lahat ng iyong tagumpay na nakakamit sa mundo na ito ay pabor ng Diyos. My answer is no. Are you listening? Hindi dahil nakuha mo ang gusto mo, ibig sabihin, pinaburan ka ng Diyos. No. Ang Diablo po ay maaari ding magbigay ng pera at tagumpay. Remember, the devil also can give money and success. Are you listening? Kaya ano po ang pagkakaiba? What is the difference? Kawikaan 10:22, ang pagpapala ng Panginoon ay nagpapayaman at hindi dinaragdag sa kapanglawan. Yes, that is the difference. Ang bigay ng Diyos, walang kasamang kalungkutan. Kapag ang Diyos ay nagpala, maligaya at masaya ang buhay. Amen? Kasi aanin mo ang pagpapala, pinagpapala ka nga kung punong-puno ka naman ng problema. Ikaw eh, halimbawa, pinagpapala ka nga, ang dami mo namang asawa. Pero ang yaman mo, are you with me? Pinagpapala ka nga. Ang ganda ng cellphone mo, ang ganda ng kotse mo, ang ganda ng bahay mo. Pero, bigo ka naman sa pag-ibig, lagi kang naluloko. Di ba? So, what is, kaya ka lang pala iniibig dahil sa iyong kotse, dahil sa iyong magandang bahay, dahil sa iyong kayamanan. Di ba? Meron bang ganun? Sa pelikula lang ba yon? Sa comics lang ba yon? Wala na namang comics yata ngayon. Ano? Pero sa pelikula lang ba yon? No. Nangyayari sa tunay na buhay. No. Are you with me? Nangyayari yon. So, ang kalungkutan ay nararanasan sa kabila ng kayamanan. No? Kung ikaw ay abala sa trabaho, no? Wala ka ng lakas para sa iyong parang pang-araw-araw na personal devotion or quiet time. Alam niyo ba yung quiet time? Maybe some of you hindi pa masyado naintindihan. Yung quiet time, walang kaibahan yung sa personal devotion. Yung quiet time, sabi quiet time, ikaw lamang at ang Diyos. Dapat ito'y meron kang panahon araw-araw. Yung paipag-iig mo sa Panginoon. Parang mag-asawa. No? Ang Diyos ay, dahil kayo may relasyon sa Diyos, may panahon lang, meron ba namang dalawang merong relasyon sa isa't isa na hindi nag-uusap at wala silang panahon sa isa't isa. Nakikita lang sila sa, halimbawa, sa church. Dito, para tayo makita-kita, makakasama. Pero yung kung talagang kayo may relasyon, halimbawa, hindi pa mag-asawa, mag-boyfriend and girlfriend pa lang, example, sabi ba, tuwi ba sila makikita sa karamihan? Siyempre may panahon sila lang dalawa, nag-date, kumakain sila lang dalawa. They enjoy the fellowship with one another. Hindi dahil sa sila may problema ang pag-uusapan, they just enjoy. Nagpapalitan sila ng mga kwentuhan, nagsasabihan ng mga paboritong pagkain. Yes, walang masamang pumunta doon sa manggahan. Maraming tao, maraming kainan. Pero kung gusto mong makausap ang isang tao ng sarilinan, abay doon ka pupunta sa isang... Hindi ka rin pumunta ng Jollibee at McDo. Dami rin tao doon. Saan ka pupunta? Dito sa mga fine dining, doon sa mga tao'y tahimik. Misan nga, yung nakabuhod, kung meron pa nga exclusive na room para sa inyo, yung mga VIP. Lalo na kung kakausapin mo yung mga sikretong bagay. Are you with me? Ganon din sa Panginoon. We need a quiet time. We need a time alone with our God sa panahon natin. At ito'y dapat ginagawa natin araw-araw. Kahit kaunting panahon, yung ikinananalangin, yung ikinagbabasa ng Bible, yung ikay nakikinig sa tinig ng Diyos. Alam nyo,
ang problema po sa marami kapag nananalangin. Dalangin lang ng dalangin. Salita ng salita. Pagkatapos magsalita, tuminga, amen. Umalis na. Kasi pag tayo nananalangin, di lang naman tayo nagsasalita. Nakikinig din tayo dapat sa Panginoon. Amen? Nagsasalita ka, nagsasabi ka, Lord, pahingin po ako ng pagkain. Pahingan mo. Saan ba manggagaling yung pagkain yung ibibigay sa'yo ng Diyos? Dapat pinapahingan mo. Eh, paano naman lumapit kasi yung ama? Tatay, katulad din nohan, malimit mag-request. Aray, ibili mo naman ako nito. Ibili mo naman ako nito. Kahit nga hindi sa kanyang tatay. Tawag niya sa kanyang ama, tatay kasi. O, tawag sa amin, papa, papa. Papa, ganito. Misan eh, hindi naman siya direct na nagsasabing ibili eh. Saan mo punta? Ako kay papa sa lubungan mo. Yun ang mga style niya eh. Pero, hindi po pwedeng, ibili mo ako ng bisikleta. Pagkatapos, ibili mo ang bisikleta. Yes, ibili mo ang bisikleta. Dapat pakinggan mo na sagot kung ibibili ka at kung kailan. O, sige, ibibili ka. O, sa isang linggo. Ibili mo, bago pag-uwi ng tatay mo, galing, hindi mo ako binili. Hindi mo ka narinig. Sa isang linggo kita, ibibili. So, yun ang importante ng quiet time with the Lord. Nananalangin ka, nakikipag-usap ka sa Diyos, at there is a time that you listen to God. Maybe God will speak to your spirit and through the Bible. Kaya importante, alam natin ang salita ng Diyos. Kasi para malaman mo, kapag ang na-receive mo ay hindi sang-ayon sa Bible, sigurado hindi yan sa Panginoon. Hindi pwede po magsalungatan ang Diyos at ang kanyang salita. Are you listening? So, kapag ikay wala ng panahon dahil sa abala ka na sa trabaho, pati linggo may trabaho na, wala lang tigil, napapabaya mo na yung quiet time, napapabaya mo na yung life group o cell group, wala kang ng panahon para sa mga gawain sa iyong mga commitments sa church, wala kang panahon sa pagsimba. Sa Glory Christian Center, ibig sabihin, yung pagpapala mong tinatanggap, hindi na yan sa Panginoon. Are you with me? Katulad din yan ng boyfriend and girlfriend eh. Kapag yung boyfriend mo ay nagiging dahilan kaya ka nanlalamig na sa Panginoon, eh, baka mali yung boyfriend mo na natanggap. Dapat nagpapalakasan kayo sa isa't isa. Lalo kayong nagiging maalam. Hindi lamang yung pag-ibig sa isa't isa, kundi higit sa lahat yung pag-ibig nyo sa Diyos. Kasi pag nawala ang pag-ibig sa Diyos, isang araw mawawala na rin ang pag-ibig nyo sa isa't isa. Pero hanggat kayong mag-asawa o may karelasyon, maalam ang pag-ibig sa Diyos, kahit paanong problema mangyari, walang pwedeng tuminag sa inyong pagsasama. Bakit? Pareho kasi kayong nagmamahal sa Panginoon. Wala nang ihigit pa doon. Alam nyo, ang mag-asawa, dumarating ang panahon na yan, parang magkapatid na lang. Siyempre, araw-araw eh na aakakos na sila. Magkatabi kami natutulog eh. Pero minsan eh, wala. Maya-maya lang kundi. Hindi katulad nung pagbago kayong mag-asawa. Naku, parang wala lang katapusan ng buhay. Parang kahit na kayo hindi kumain, kahit ka, parang gusto, pag kayo ngayon magkasama, lalo pa nagliligawan pa, parang hindi kayo nagugutom. Gusto lagi magkausap. Pero iba na pag may mag-asawa na, lalo pag kung nag-iidad na. Pero kung ang pag-ibig ng Diyos ay nasa inyong puso, walang pwedeng tuminag sa inyong relasyon. Amen? Are you with me? Hello? Isang araw, maaaring doon sa iba, tatasang hilay, di mangyayari sa akin yan. Dahil bata ka pa. Tanda natin ang lahat ng tao tatanda unless maaga kang kuhanin ni Lord. Di ba? Sinong gusto tumanda? Yung iba, parang apahananda nila, hindi na magbabago ang kanyang, no, pwede kung kukunin ka ng maaga ni Lord. Ay talagang hanggang doon na lang. So, kung ang iyong ideya sa pagpapahinga o yung tinatawag na relaxation, yes, there is a time of relaxation, pero kung ang ideya mo pagkatapos ng trabaho, ay ang relaxation mo, yung pag-inom ng alak, pagpunta sa mga nightclub, abay, maling direksyon yun. Walang masamang mag-relax, mag-beach, magmamasyal, kumain, sa manggahan, hanapin ang stall 26. Ilis na yon at kuha na ng komisyon. May commercial eh. Pero alam nyo, pag ay pumupunta doon, huwag nyo akong gagayanin. Malimit ako doon ngayon bumibili sa katabi nila. Kasi na doon yung gusto kong kainin eh. Pero bumibili din ako doon sa stall 26.
So, at kung naikukompromiso natin ang ating spiritual na values, no? Yung mga pagpapahalaga natin sa maraming bagay, yung ating mga paniniwala, ay naikukompromiso natin sa ating tinatawag na relaxation, ibig sabihin, tayo'y nalalayo na kay Kristo. It is wrong. So, ang relasyon na yon o ang ginagawa mong yon, hindi na yan sa Panginoon. Are you following? Kung ang iyong mga anak ay napapabayaan mo, hindi mo napapalaki ng ayos. Lumalaki sila, naghihimagsik. Lumalaking tumatalikod sa Panginoon. Ang ibig sabihin, ang gayong tagumpay ay hindi nagmumula sa Panginoon. Anumang katanyagan at anumang kayamanan, kapag ang mga bagay na kinabanggit ay nangyayari sa iyong buhay, ibig sabihin, hindi yan sa Panginoon. Are you listening? Ito ay mula sa sanlibutan at ito ay mula kay Satanas na Diablo. Pagkatapos ay dapat nating tandaan na mga salita ni Kristo. No? Ano pong sinasabi ng salita ng Panginoon sa Mateo 16:26? Ano ba ang mapapala ng tao kung mapasa kanya man ang lahat ng bagay sa mundo? Pero mapapahamak naman ang kanyang buhay. May babayad ba siya para mabawi niya ang kanyang buhay? So, walang pwedeng ipalit sa buhay na bigay ng Diyos. Yung pansamantalang karangyaan, hindi pwede. Kapag ang isang bagay o anumang kayamanan ay nagdadala ng kapanglawan o kalungkutan sa atin, hindi lahat po ng bukas na pinto ay galing sa Diyos. Hindi lahat ng nagbubukas ng pagkakataon ay galing sa Diyos. Let us, dapat nating isaisip po yan. Sa Mark chapter 10 verse 22, nalungkot ang lalaki nang marinig ito. Di ba? Sabi nung binatang lalaki nung marinig niya, nalungkot siya. Biro mo, ipagbibili ko daw ang lahat kong ari-arian. Bakit? Napakayaman kasi niya. Umalis siyang malungkot. Dahil ano? Dahil marami siyang kayamanan. So, kapag ang isang kayamanan ay nagiging dahilan, kaya hindi mo magagawa ang mga bagay na pinapagawa ng Diyos, hindi yan sa Panginoon. At alam yan ng Diyos. Are you with me? So, ang kanyang seguridad, yung security ng binatang ito, ay nasa kanyang kayamanan. Nalo sa mga pagkakataon o pribilehiyo o status niya sa buhay. Yung kanyang katanyagan, maybe he's a politician. Ayaw niya na ako pag ako'y nag-born again, baka wala lang bumoto sa akin. No? Ang hirap nito. Kaya minsan nako-compromise. Sinabi ni Jesus na kung talagang gusto ninyong makapasok sa kaharian ng langit, kailangan mong ibigay ang lahat ng kanyang mga, ano sabi niya, yung lahat ng material na mga bagay at ari-arian na siyang humahadlang sa paglalagay sa kanyang pananampalatay sa Diyos. Kasi hanggat ang pagtitiwala natin nila sa material na bagay, naroon sa mga kayamanan, dahil sa ating mga koneksyon, ang hirap lumapit at magtiwala sa Panginoon. Dapat buo, walang kahati ang pagtitiwala sa Diyos. Kung ikaw ay umaasa ng Diyos ay nagpapagaling, huwag kang pupunta sa albularyo. Nasasabihin mo, mas mabuti na ang tulong, magpapapray ako kay pastor, at ako'y magpapagamot kay mangingkong, magpapatapal, magpapabulong. No? So, hindi po pwede yon. Ang Diyos po ay siloso. Gusto niya, kapag nagtiwala sa Kanya, siya lamang iyong sasambahin. Siya lamang ang iyong paglilingkuran. Sa Mark chapter 10, verse 22, verse 21, basahin natin. Sa 23 to 24, sa 21, tiningnan si Jesus na may pagmamahal at sinabi, isang bagay pa ang kulang sa iyo. Tiningnan siya na may pagmamahal. Umuwi ka at ipagbili mo ang iyong ari-arian. Ipabigay mo ang mga pera sa mga mahihirap. Magkaroon ka ng kayamanan sa langit pagkatapos bumalik ka at sumunod sa akin. Sa verse 23, tumingin si Jesus sa paligid at sinabi sa mga tagasunod niya, napakahirap para sa mayaman na mapabilang sa kanya ng Diyos. Verse 24, nagtaka sila sa sinabi ni Jesus kaya sinabi, mga anak, napakahirap talagang mapabilang sa kanya ng Diyos. Mas madali pang pumasok
makapasok ang isang kamelyo sa butas ng harayom kaysa sa mapabilang ang isang mayaman sa harian ng Diyos. Hindi naman palaging hinihiling ni Jesus na talikuran natin o talikuran ng isang tao ang kanyang kayamanan. Hindi sa lahat ng pagkakataon na sinabi ng Panginoon, oh, para ikay maging kalugod-lugod, talikuran mo ang kayamanan. No. Hindi. Misa kasi yung iba sabi, ay ayaw ko na palang umaman, malalayo pala ako sa Diyos. Hindi. Mali rin yung kaunawa na yun. Are you listening? So, ngunit, ano pong hinihiling ng Panginoon? Ang hinihiling niya ay dapat nating talikuran anumang pagmamahal sa pera at material na bagay. Dapat, walang problemang magkaroon ka ng maraming pera at material na bagay. Huwag mo lang siyang mamahalin. At huwag mo siyang paglilingkuran. May mga taong nagkaroon ng pera, pero walang masama na magkaroon ng pera. Ang masama, yung pera na ang may-ari sa iyo. Yung pera na nagpapatakbo ng buhay mo. Di ba? Kasi, nothing wrong sa pera. Money is just a tool. Gamit yan, pambili ng kailangan mo, pambayad ng tuition, pambayad ng kuryente. Lahat, even the church need money. Pero, kapag ang pera na nagpapatakbo dahil halimbawa, paano po tayo napakayaman? Ay, kaya na namin. Madali na lang mag-aakit yung kaluluwa, pagbibigyan na natin ng buwang buwan ng tagi isang habang bigas. So, ayan mga tao, baka may magalit pa sa inyo. Bitka naman kami, pastor, hindi nyo iniimbita din sa church. Magagalit pa yung iba sa inyo. So, sabihin, palagay ko, kung sa 10 tao, kaya natin magbigay ng isang habang bigas sa isang pamilya, buwang buwan, magkano lang yun? Magkano isang habang bigas? Mahigit lang 2,000 piso. So, kaya ng church ito. Ay di punong-puno agad tayo, kahit pa 10 taon, pero hanggat binibigyan, pag hindi mo na binigyan, sabi, hindi, para sa simula ko, para makakinig silang salita ng Diyos. Kung ganun lang ang paraan ng Panginoon, hindi magpayaman tayo ng payaman at madali lang ang mabigay. Pero, masigit sa lahat ang importante, makilala ng isang tao ng tunay ang Panginoon, na kahit pa sa panahon ng kahirapan, sabi po ng Bible, may pag-uusig ang buhay ng Kristiyano. Ang buhay ng Kristiyano na walang pag-uusig ay hindi isang Kristiyano. Lagi pong may kahirapan darating. Pero sa kabila ng kahirapan, anong sabi ng Panginoon? May provision ng Diyos. Yun ang kaibahan ng mananampalataya. Are you with me? Okay, so much for that. Mas maintindihan natin mamaya. So hindi palagi hinihiling ng Panginoon na talikuran ng kayamanan. Kaya lang po dapat alisin natin ang anumang pagmamahal sa pera o material na bagay. Hindi tayo maaari magkaroon ng anumang pag-ibig o pagmamahal sa pera. Hindi po dapat mahalin natin ang pera at ang material na bagay. Kahit ganun kamahal mo ang isang cellphone, naku, ito'y pinaghirapan ko. Naku, ayaw ko itong bitawan. No. Ang cellphone ko'y ginawa para maluma at magpalit. Sino sa inyong 10 years ago yan pa rin ang cellphone mo? Kahit paano gawin mo, yan ay masisira. Ang mga sasakyan, kahit nga ang bahay. Diba, itanong nyo natin sa mga inhenyero, sa mga arkitekto, may life span ng isang bahay, ang isang building. Pumunta ka ng Singapore, 2010 yata, 2009-2010, nakarating ako ng Singapore. At nakabalik ako 2019, bumalik ako ng Singapore. So ilang taon na nakaraan, mahigit siyang 10 taon. Dati nung ako pumunta doon, nakita ko ang daming building na ginagawa. Pagbalik ko, ang late-late na Singapore, but ang daming naman building na ginagawa. Akala ko pa mayaman itong bansa na ito at magaling. Eh, parang hindi na dito natapos ang paggawain. Lagi na lang may ginagawa. Eh, kalititang ng bansa. 2 araw nga lang, mapupuntahan mo ng lahat ng mga magandang puntahan doon. Maghapon lang, pwede mo nang maikot eh. Kaya nga lang, di mabilis, sumakay ka ng MRT, maikot mo lahat sa pusin ka po. Pero bakit tayo pinapagawa? Kasi sa kanila, pagdating ng 25 years ng isang building, kinuguho na, binabago. So ganun po ang matal na bagay, may hangganan kahit ang pera. Kung ang pera mong hawak ngayon ay 20 years ago, yun pa rin ang hawak mo ngayon. Kahit pa'y gano'ng kadami, hindi mo na magagastos. Ni Central Bank, hindi na ipapalit. Tama ba? Maliban doon sa coins. Pero yung papel, wala na. Wala nang halaga. Are you listening? 1 Timothy chapter 6, verse 10. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay isang ugat ng lahat ng kasamaan. Ang sobrang paghahangad sa salapi ang nagtutulak sa iba na tumalikod sa pananampalataya at nagdudulot na maraming paghinagpis sa buhay nila.
So, don't love the money. Huwag nating ibigin ang material na bagay at ang pera. Are you listening? At kung gagawin natin iyan, sinabi ni Jesus na anumang isasakripiso natin para sa Kanya at para sa Ebanghelyo, kapag ginawa natin, na inuna natin ang Panginoon sa ating buhay, gagantimpalan tayo na makisandaan ulit sa buong buhay kahit po sa kabila ng pag-uusig. Tingnan po natin, Marcos chapter 10, 39 to 40. Sumagot siya, opo, kaya namin. Sinabi ni Jesus, maari kaya nga na tiisin ninyo ang mga ito, yung pag-uusig. Ngunit hindi ako ang pumili sa inyo kung sino ang upo sa kanan at kaliwa. Ang mga ito ay para sa mga pinaglaanan ng aking Ama. Mahal tayo ng Diyos. Sa kabila ng pag-uusig, kahirapan na maranasan ang mundo, tandaan natin, mararanasan mo pa rin ang maisandaang ulit na pagpapala mula sa Panginoon. Amen? Ano nga ba yung maisandaang ulit na pagpapala? Ngayon, malino na ipinapaliwanag sa atin at pinapahiwatig ng prinsipyong ito, ang pagtatanim, ang kahalagahan ng pagtatanim at pag-aani. Ano man ang tinanim natin para kay Kristo at sa Ebanghelyo, tayo ay pagpapalain ng maisandaang beses. Kapag kinagtanim, okay, I want you to understand this. When we give our tithes, no, it's not, alam ko marami sa atin dito, almost 80%, 70%, you know how to give your tithes. And that's beautiful thing. At yan po ay isang bagay na pagmamalaki sa iglesia nito. Ang mga tao ay talagang naiintindihan nila ang pagbibigay ng ikapo. At yan po ay mahalaga. If you give your tithes, sabihin, naiintindihan mo na ibinabalik mo ang para sa Panginoon. Pero huwag natin ipagmamalaki, oh, nagbigay ako ng tithes, no? Ibinalik mo lang ang para sa Diyos. Hindi mo pwede ipagmalaki kapag meron ako sa inang cellphone, meron ako tatlong araw, ha? Pag ibinalik ko ang cellphone mo, oy, binalik ko na yung cellphone ko sa kanya. Yung cellphone niya, binalik ko na. Dapat ako yun mo, salamat ako yung pinahirap niya. Di ba? Pero ba nakita ang taong normal na magmamalaki na, naalala ko sa amin po, pero hindi naman po kami nagagalit, napapakit nila. May humiram po ng bareta. At yung bareta, hindi man basta mauubos yun. Hindi katulad ng pala. Pag lagi mong ginamit, hanggang nagiging kurting kutsara na lang, ano, sa Tagalog. Pero yung bareta, hindi basta-basta mauubos. Hindi ginagamit sa trabaho. Ngayon, dahil hindi na pa naman namin kailangan, hinahaya lang namin, kapit-bahay lang naman, malapit lang naman sa amin ang bahay. Dumating ang time, kailangan namin gamitin. Hindi sabi, ay siya, nakumunti ko na lamang itang pangalan. Siya, halimbawa, ay hindi si Brother Eden yun, ha? Example lang. Eden, akin munang ihiramin ang barita namin at gagamitin lang. At bago muna ulit kuhanin kapag gagamitin mo, amin munang ihiramin. Sabi pa, ihiramin, ha? Pero yung amin kinukuha ay amin. Are you with me? Hello? Siyempre. Bilang paggalang at nakakayan mo. Eden, kukunin ko na yung barita, eh. Masama naman yung ganun. Kahit naman iyo yun, respeto mo naman yung tao. Amin muna ikang hihiramin. Sister Estella ang nahiram nun. Ano yung sagot? Pero pabiro din naman. Ay, ikaw pa ikay, malakas ka sa akin. Pero yung iyong kinukuha ay iyo. So, pero naalam siguro, baka naman nagbibiro lang. Pero, it's not normal. Hindi mo pwede ipagmalaki dahil ipinaling mo isang bagay, ay pagmamalaki mo ay. Eden, ha? Pinali ko na yung barita mo. Kundi, ano pong attitude ko? Nagpapasalamat ka pa. Naku, salamat. Alam nyo, hindi man po ako mayaman, pero nung panahon kami printing, marami, may ilan din po naman na humiram sa akin ng pera. Yung iba ay nakapagbalik, at mas marami ang hindi nakapagbalik. Meron din namang medyo malaki, meron namang katamtaman lang, meron namang 3,000, meron din 100, meron din halos 10,000 yata o 15,000, pero naibalik naman. Siyempre, medyo kumikita ko ng maganda nung may printing ako nun. Mga maliliit pa ako ang mga anak. High school pa lang yata. So, nung nalimutan ko na sapagat hindi ko naman masigil. Tumagal na po ang mahabang panahon. Siguro po kulang 10 taon. Ako ho'y na-stroke. Ay sinubukan ko mag-text. Mag-text po doon sa mga tao. Kung baka naman po kung sakali. Meron ko yung pera. Ako lang po, ako po lamang ang may pangilaan ngayon. Siyempre, ang iyo namang hinihingi sa kanila na pabor,
ay yung hiniram nila, ay baka namang pwedeng maisole dahil ang sabi naman ay utang. At meron pong tumugon at talagang pumunta agad sa amin, ako pastor, ako talagang ako'y nagpapasalamat na yung binahiram mo sa akin ay napakalaking tulong, dahil yung taong yun ay nagkasakit din ay humiram po sa akin. Kaya naman, hindi na ako nagdalawang isip na may pera naman ako noon, binahiram po. Ay talaga, at kaya ngayon ako'y nakalakas, ay napakalaking tulong sa akin. Kaya talagang inaitatanawin kong habang buhay ng utang na loob sa iyo, ay gusto ko na uling ibalik sana eh. Sa dami niyang papuring sinabi, eh gusto ko na sana, kung hindi ko lang kailangan, ay ibabalik ko na uli yung 3,000. At sasabihin kong inyo na ulit ito. At ako'y sobra-sobra naman ang inyong binalik na papuri. Totoo yun. Sa talagang pasalamat. Kulang na ni halika na aking paa sa pasalamat. Ay ako nun ni hagyan na makakilos. Ako'y maluluha. Sabi ko, naku, salamat naman po. Ay naku, pastor, ako ang dapat magpasalamat. So, and that is the attitude. Ganun naman talaga ang tama, no? Diba? Hindi naman episode pag uminom ko, eh, ayan, binalik ko na sa'yo. Salamat! Wala naman yata ang ganun, eh. Are you listening? Okay. When we give our tithes, we just bring back it to the Lord. Are you with me? Okay. Ngayon, ano po yung pagtatanim? Ang pagtatanim sa different thing. When you give a love gift, it's higit pa ito doon sa tithes. Mula sa tithes mo, nagbigay ka pa ng love gift kay pastor, kay kanino man, kay isang taong nangangailangan, ito love gift ko sa'yo. So, that's not your tithes. That's your love gift. Pag sinabi nagtanim ka, you plant a seed. Maaring buo mong sweldo, itinanim mo. Hello? Nararanasan. Pastor, iba tinuturo mo yung nararanasan? Yes. Hindi ko na po sabihin kung sino sa inyo. Ang iba sa inyo, alam nila kung paano po, kapag may conviction sa akin ng Diyos, kung paano ako tumutulong. Hanggang ngayon, dahil hindi ko po yung ginagawa para sumikat, dahil alam ang kutong huling ko yun. Are you with me? At napatunayan namin mga asawa, ang Diyos hindi nagkukulang. Kapag kinagtanim talaga, mas marami ang bumabalik. Amen? Mas marami talaga. At marami rin po mga tao na alam ko na rito, they know how to plant a seed. Naranasan ko, nakikita ko, at ang iba po ay ako'y tumatanggap din galing sa kanila. We also plant a seed from our mentor. Hindi dahil sa kailangan nila. Because alam ko matabang lupa ang Glory Christian Center na punta kinabalo. Matabang lupa si Dr. William Poon. That's why we plant. We give our tithes to them. And we plant a seed. Okay. So much for that. So, kaya nga, anuman ang italim natin para kay Kristo, para sa Ebanghelyo, para sa gawain, tayo po ay pagpapalain ng makaisandaang beses. Ngayon, hindi ito nangangahulugan na ang buhay Kristiyano ay walang pagdurusa. Maling isipin na kapag ikay nagbibigay, nagtatanim, hindi ka na magdurusa, hindi ka na makararanas ng persecution, ng pagdurusa, ng trials. Maliwanag po ang sinabi ng Panginoong Jesus, magkakaroon kayo ng pag-uusig. Ang pag-asa para sa isang buhay na may pagpapala at kaginhawaan nang walang anumang pagdurusa o kahirapan, ay hindi ito buhay ng mananampalataya. Habang tayo narito sa lupa, laging merong pagdurusa. Amen? Laging may pag-uusig. Laging merong mga pagsubok. Ano po ang kaibahan? Ngunit, kahit sa gitna ng kahirapan, darating lagi ang masaganang provision ng Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Yun ang pangako ng Diyos. Kaya hindi ka dapat mag-alala. Kung may pagdurusa, it's okay because you're a Christian. You're a believer. At magiging tapat ka sa Diyos. Dahil siya ang iyong supplier. Siya ang iyong provider. Walang pagkaubos ang supply ng Panginoon. Amen. Are you with me? Ang ilan po ay tumututol na hindi maaaring totoo dahil ito ay nangangahulugan na kung ang pagmamahal ng isang tao sa relasyon sa kanyang pamilya ay masisira. Alang-alang kay Kristo, aani tayo ng 100 ina, 100 kapatid na lalaki, 100 kapatid na babae. Ano pa? Ngunit ang maisandaang ulit o maisandaang beses ay hindi nangangahulugan ng pagpaparami ng isang bagay tulad ng mathematics na 1 times 100. Hindi po ganoon. Ano pong ibig sabihin talaga ng Diyos doon? Sa isipan po sa tinatawag na mindset ng mga Jew.
ang bilang ng mga 100 ay nangangahulugan po ng pinakamainam. Ibig sabihin, optimum. Sabihin po natin optimum. Optimum ibig sabihin po ng mga 100 beses sa isipang Diyo. Ibig sabihin ito yung optimum. 100-fold means optimum. Hindi ibig sabihin ito 100 times 1 times 100. It is, uulitin ko ang ibig sabihin ito, pinakamainam, pinakamahusay. Ibig sabihin, you will reap optimum blessing. Aani ka ng pinakamainam na pagpapala. Hallelujah! Hallelujah! Ang pagkaroon ng 100 beses ay aani na nga hulugan ng pag-aani ng pinakamainam sa kabila po ng isang particular na sitwasyon ng iyong buhay. Genesis chapter 26 verse 12. Balikan natin po yung pananakasulatan. At si Isaac ay naghasik sa lupaing iyon. Umanisa ng taong iyon ng makasandaang ibayo. Ang ginamit nun ay maisandaang, pareho din yung makasandaang beses. Pinagpala siya ng Panginoon. Ngayon, si Isaac ay binigyan ng 100 ulit na pagpapala. Nangangulugan ito na pinagpala siya ng Diyos ng pinakamainam at pinakamasaganang ani. Are you listening? Sa ilalim ng hindi normal na kalagayan ng isang masidhing tagutom, hindi ito nangangulugan na pinarami ng Diyos ang kanyang buto ng 100 beses. Kaya sinabi ng Marcos chapter 10, ay habang tayo'y nagsasakripisyo para kay Kristo at sa Ebanghelyo, ay sa ating binasa, bilang pagsunod sa kanyang kalooban, sa magitan ng pananampalataya, mahimalang papaunlarin pa rin tayo ng Panginoon. Na magbubunga sa lahat ng inialay natin sa Kanya, na nagbibigay sa atin ng pinakamagandang resulta sa ating sitwasyon kung tayo ay matyaga sa gitna ng ating pagdurusa. Buong pagtitiwala sa Panginoon, tayo sa ganang pagpapalain higit pa sa ating mga ipinibigay na sakripisyo. Higit pa sa ginagawa mong pagpapakahirap para sa Ebanghelyo, para kay Kristo. Kaya kapag sinabi ni Jesus na magkakaroon ka lang ng 100 ulit, hindi ito nangahulugan na itatimes 100 ang iyong ina. Magkakaroon ka lang 100 ina, 100 kapatid, na babae, at lalaki. Hindi. Ang mga 100 ulit ay isang pang-uri o anyo ng pananalita. Nangangahulugan na ito'y magkakaroon ka ng isang malaking pamilya sa kabila ng buhay. Katulad po dito, kung di ba ang sarap, ano, minsan po may lumalapit sa, di man po ako tumatanggap. Ano, mga, pero kung membro ka na ng church na ito, and you are a faithful member of this church, you are a member, you are a children of this church, talagang ikaw ay kaan. Ay, sandali lang po na. Ano ko kailangan gawin? Hindi lang po. Hindi mo na ko lang gawin kumpare. Hindi mo na ko lang gawin kailangan ninong sa kasal, ninong sa binyag, ninong, no. Wala lang higit pa sa relasyon ng isang ama't anak. Amen? Are you with me? Hindi dahil sa ayaw akong magbigay ng pagpasko ng regalo. Kahit naman hindi ninong eh, marami po dito hindi ko naman inaanak. Pero eh, kahit pa paano, naalala ko kahit hindi lang Pasko. Diba? Hello? Are you with me? Wala na pong pinakamasarap kundi yung alaman mong malaki ang iyong pamilya. Marami. No? Pagamat isa physically ang aking ina, pero marami naman akong natatabon na parating ina pag may pangailangan. May mga kailangan mo ng payo. So, kaya naniniwala tayo na ang pag-aani ng makisandaang ulit ay naniniwala ba tayo na ang pag-aani ng makisandaang ulit ito ay pagpapala? Yes, ito ay totoo. Dahil si Jesus mismo ang nangako dito sa Glory Christian Center Batangas, ano, karamihan po sa atin mga members ay lalo na po yung dito nagpasimula, lumago, marami silang patotoo ng makapangyarihang katotohanan ito. They know how to plant a seed at alam din lang kung paano sila nag-aani. Paano sila pinagpapala ng Diyos. Mula pa sa pagkabata, mula pa sa makakilala sa Panginoon, dito na sila lumaki. At marami kayong mga patotoo, iba-ibang yung patotoo. Sa kabila na merong nawala na ng trabaho, pero hindi ka pa rin pinabayaan ng Diyos.
sa kabila ng maraming pangailangan, pero ang Diyos lagi may provision sa iyong buhay. Minsan, nagugulat ka kung paano ang kamay ng Panginoon ay kumikilos sa iyo. Minsan, akala natin ay malakas tayo kay ganito, malakas tayo. No, hindi sa lahat ng pagkakataon. Hindi yung taong tumulong sa iyo ngayon ay maaaring sa susunod, hindi na yan ang gagamitin ng Diyos. Pero tandaan mo, kapag inuuna mo at ginagawa at nagsasakripisyo ka para sa Diyos at sa kanyang gawain, you will receive the hundredfold blessing. Amen? Pero sinasabi ba natin ito na magbibigay tayo ng piso ay isa na piso ang ating anihin o babalik sa atin? Gupit daw siya. Ngunit, mapapagkatiwalaan natin ang Diyos na pagpapalain tayo ng pinakamainam na pagpapala at pinakamainam na pagpapala para sa atin. Ibibigay ito sa anumang sitwasyon dahil po ang Diyos ay pinakamakapangyarihan. Anumang sitwasyon at kalagayan, kalooban na yan na tayo pagpalain. Tiyak na darating ang provision ng Diyos sa panahon na kailangan mo ito. Sigurado yon. You will receive the optimum blessing. Hundredfold blessing means optimum blessing. Amen? Hallelujah. Darating ang pagpapala. Bakit? Dahil si Jesus ang nangako. Tayo po'y tumayo, tayo manalangin. Hallelujah. Yes. God is a God of... Ang salita pong prosperity ay huwag natin katakutan. Pero ngayon naintindihan natin na God wants to prosper us. Pero hindi na kahulugan na walang pag-usig, walang pag-usig. God wants to multiply our harvest. Pero hindi na kahulugan na itatimes siya ng 100. Sabi ng Bible, times 30, times 60, times 100. Kapag po sinabi times 100 or 100-fold, ibig sabihin yan ay optimum blessing. Pinakamainam, pinakamabuti. Kasi, kung ang iniisip mo lang ay 100,000, paano kung ang pinakamabuti para sa iyo ay 1 million? O ang pinakamabuti sa iyo ay 50,000? Ang mahalaga, yung pinakamabuti, yung pinakamainam, yung pinakamahusay, yan ang nakalaan para sa iyo. Amen! The best belongs to you. Because we have the best. The best of all. Hallelujah. Ora para la kyan.